really finding their rhythm, but Kai Soto, he is an athletic trending specimen. Pa rin hanggang ngayon, mga kapatrol, ang unstoppable performance ni Kai Soto versus Latvia, Latvia going na kung saan there is no one in Latvia that can guard him. Sinawag pa siyang isang athletic specimen ng Lady FIBA commentator. Ilang beses ring napawaw ang lady commentator na to, that at first ay parang hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Hindi kasi inakala ng mga commentators na tambakan ng gilas Pilipinas ang Latvia, ang number 6 ranked team in the world, and the 5th place sa Manila FIBA World Cup. Possession. Like, get round it while they have pressure. Kai Soto was unstoppable. Kahit anong gawin ng Latvia, ay wala silang sagot sa tangkad, galing at lakas ng ating idol, paired with Junmar Fajardo sa ilalim. Kai is so effective against Latvia dahil he created a lot of mismatch sa ilalim at mahirap ring i-double team dahil nasa kabilang side si Junmar Fajardo. One-on-one, no one can guard Kai Soto sa Latvia kahit ang kanilang NBA player na si Davis Bertans na naglaro sa Charlotte Hornets na merong moniker na The Latvian Laser. Kung gusto mong malaman kung gaano kagaling ni Davis Bertans, ay nakapaglaro na siya sa 5 NBA teams. Hindi ka naman makalimang NBA teams kung hindi ka magaling, di ba? At ang problema kay Davis Bertans against Kai ay he is only 6'10", kaya matchup against the legit 7'3 Kai ay talagang malaki ang problema na Bertans at ibang mga Latvian big men. Talagang unstoppable si Kai against Latvia at ito ang nakikita ng lahat ng mga nakapanood. And the commentators are so hype praising the development of Kai. Ang lady commentator ay grabe ang bilib kay Kai. At ilang beses rin siyang sumigaw at napapawaw. Soto goes in and pops it back in. At kung gaano kalakas ng sigaw ng lady commentator, ay ganun rin ang pagkadismaya at pagkagulat ng mga Latvian players at lahat ng mga fans sa arena na hindi makapaniwala sa galing ni Kai, who scored 18 points and grabbed 8 rebounds. This impressive performance by Kai was made possible for a variety of reasons. Soto, a 3 attempts from him, it's good! Unang-una, ay ito na ang resulta sa pagpapalaki ng kanyang katawan. At kung napapansin natin ay halos lahat ng mga tira ni Kai ay sa loob at hindi na siya takot sa mga contacts. That's why he was very effective dahil he made sure na malapit sa ring ang kanyang mga tira. Tutukan lahat ang kanyang mga tira except sa isang made 3 na very open siya sa labas. At malaking tulong rin ang kanyang strength and conditioning coach na dapat rin nating pasalamatan dahil ngayong lumalakas na si Kai ay mas marami pa siyang pahihirapan. Pangalawa, ito ang Tim Cone effect na tinatawag natin. Perfect fit kasi si Kai sa system ni Coach Tim Cone, both offensively and defensively. Minabuti kasi ni Coach Tim Cone na ilagay si Kai sa tamang position to score, to make plays, and to grab rebounds. Maganda rin ang adjustments ni Kai pagdating sa depensa. Against Latvia, ay na-limit ni Kai ang kanyang mga fouls kaya nakakuha siya ng 32 minutes playing time. Only 8 minutes of rest and what was shocking ay hindi nakitaan ng pagod ang ating idol. Ito ang dalawang rason kung bakit nakapag-perform si Kai at sa highest level. And shout out to Johnny Kenz. Isang beses pwede magpa-draft, baka signing of contract na lang kung may NBA team na kukuha sa kanya. Posible nagkamali lang yung nagsalita na taga-FIBA, baka di niya alam undrafted si Kai. Shout out at user, Ma'am, malaki ang kawalan ni Kai, totoo, lalo na sa ilalim. Nang hinayang ako sa pagkawalan ni idol, Kai Soto. Shout out at Eduardo Yabes, nakita na ng European team ang laro ni Kai, kaya madami na offer sa kanya. Go Kai! At balitang Olympics and NBA naman. Ang tawag sa telepono ang nagdala kina LeBron James at Stephen Curry sa Team USA. Hindi pa naglaro sina LeBron James at Stephen Curry ng sabay sa Team USA bago dumating ang summer na ito. Ngunit natapos ang pagkauhaw na yon
nang tawagan ni LeBron James si Stephen Curry. He was the first person I talked to. Would this be something I would want to do? And from there, it was like, let's get it. Yan ang sabi ni Stephen Curry. Si Curry ay naglaro para sa Team USA sa FIBA World Cup noong 2010 at 2014, pero hindi pa siya nakarating sa Olympics. Nakapaglaro na si Stephen Curry para sa Team USA noon sa stage ng World Championship, ngunit hindi niya alam kung ano ang asahan niya pagdating sa hamon na ito at sa karanasan na ito. Kaya kinabahan siya sa kanilang unang ensayo at inidagdag pa ang kahindik-hindik na kanyang mga kasama sa kuponang ito at lahat ng mga laban na pinagdaanan ng kanilang mga karera at ang katotohanang nagkakaroon sila ng pagkakataon na ipagsama ang kanilang lakas bilang mga kakampi, kaya tinatamasan ni Stephen Curry ang bawat minuto nito. Sinabi pa ni Stephen Curry na meron siyang pinakamataas na respeto kay LeBron James kahit na may mga matinding laban sila sa finals sa mga nakalipas na taon. It was like a healthy resentment of somebody that's standing in your way, sabi ni Stephen Curry tungkol sa kanyang mga laban sa playoffs against LeBron James. Ngunit sa lahat ng to, malinaw na may pinakamataas na respeto si Stephen Curry kay LeBron James as a person and as a player at sa husay nito. At sa hamon ni Stephen Curry sa pagtatangka na talunin si LeBron James at subukan na malutas ang problema na yon taon-taon. Hindi nagtagal ang dalawang dating magkalaban sa NBA ay naging mga kakampi upang lumikha ng memorable na sandali sa court nang maglaro ang Team USA laban sa Canada sa kanilang unang Olympic warm-up game kung saan si Stephen Curry ay nag-feed para kay LeBron James ng isang malakas na alley-oop. At babalik ang Team USA sa court laban ng Team Australia sa Abu Dhabi sa July 15. At nauunawaan ni Los Angeles Lakers General Manager Rob Pelinka at sinusubukan niyang hanapin ang paraan para makakuha ng isa o dalawang mahalagang players para sa susunod na season para sa kanilang kuponan. Isa sa mga manlalaro na nasa kanilang radar ay si free agent Gary Trent Jr. Si Trent Jr. ay nananatiling available sa market matapos tanggihan ang alok mula sa Toronto Raptors kung saan ayos kay Josh Lewenberg, handa silang bumalik ang veteranong ito sa taunang sahod na nasa $15 million. Gayunpaman, ang kampo ni Trent ay naghahanap ng contract na magbabayad sa kanya ng halos $25 million na mas mataas kaysa kanyang player option na $18.5 million. At iniulat ni NBA insider Mark Stein ng Webes na ang Los Angeles Lakers ay hindi pa rin makakapag-ambag sa dating guard ng Raptors hanggang sa makagawa sila ng puwang sa ikalawang luxury tax option. Ngunit inidagdag niya na ang Los Angeles Lakers ay nagsasaliksik ng mga paraan to share the salary and trades, but that's not easy to accomplish.